Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kabatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karayadon sa ating Panginoong Kristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahala bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan ay naroon ang ating mga kababayan na mga overseas sa Filipino workers. Sa kapanglingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 627 ng Ride On Ministry, araw po ng Lunes, Monday, November 22, 2021. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay dumako sa panalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Pinakamarunong, suma sa lahat ng dako, na kung saan ay patuloy ka na nahahayag sa pamagitan ni Jesucristo. At ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu patuloy na kumikilos sa bawat isa amin. O aming Ama, daming Diyos, muli mo kaming pangunahan sa gawain na ito. Lahat o Diyos, iniaalay namin sa inyo. Ianda mo ang ating mga puso at isipan at buhay at gayon din sa kabuuan ng araw na ito naming tatahakin. Na kami lagi, Panginoon, ay nagtatagumpay ng dahil Ikaw ang siyang nagpapatagumpay sa amin. Dulutan niyo kami, Panginoong Diyos, na may na internet at signal upang patuloy po na maganda ang daloy ng gawain na ito. Sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen sa Panginoon. Handog natin, pagpupuri natin sa Kanya. Yes, mula sa ating mga pusong, Kanyang patuloy na di nadalisay, nililika, ni namarapat. Ngayon, tayo po ay dumako sa ating tinatalakay, nakarugtong ng ating tinalakay nung nakaraang Sabado. Na ito po ay nandun pa rin tayo sa chapter 9 ng sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Roma. At nandun na tayo sa verses 6 to 18. At dalawang session pa. Hanggang Miyerkules ay matatapos na natin ang chapter 9. At sa Webes, nandun na tayo sa chapter 10. Makakaray doon sa ating Panginoong Diyos. And of course, we indeed acknowledge materials that we are using. The King James Version, the Magandang Balita, Biblia Salin, Full Life Study Bible Version, and some available readings and reflections. Pero higit sa lahat ay siya na nag-iisang Diyos na kung saan ay pinanggagalingan ng knowledge and wisdom and even sufficiency of understanding. At ang pag-uusapan natin ngayon ay meron pong kinalaman sa layunin o panukala ng Diyos, God's purpose, alin patungkol sa mercy o kahabagan, ang kaniyang kaawaan at gayon din ang kaniyang katarungan, mga kalay, doon sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan ay nandun pa rin tayo sa saklaw ng paghirang ng Diyos sa Israel. Yes. Ganito po ang sinasabi ng ating pinaka-passage. Hindi ito nangangahulugang nabigo ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng nagmula sa Israel ay kabilang sa bayang hinirang niya. Hindi rin binibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang magmumula lamang kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Ito ay nangangahulugan, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang ayon sa pangako ng Diyos ang ibibilang na lahi niya. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Ngunit hindi lamang iyon, lalo pang naging maliwanag ito sa nangyari sa dalawang anak
ni Rebecca at ng ating nunong si Isaac. Ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda na kapatid sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Kung gayon, masasabi ba nating makatarungan ang Diyos? Hindi, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naawa ako sa ibig kong kaawaan. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi sa Faraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya kinahahabagan nga ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan. At pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at narinig. Magaray doon sa ating Panginoong Diyos. Napaganda yung panimulain ng verse na ito in connection doon sa nakalipas natin na kung saan ay ating pong natalagay noong Sabado. In the King James Version, ang sinasabi niya doon sa verse 6 sa isang sa ilang pananalita, the word of God had taken non-effect. Hindi ito nangangahulugan. Nabigo ang salita ng Diyos. Mga kapatid sa ating Panginoon, with this particular na verse, nakabahagi ng ating tinatalakay na passage, na kung saan si Apostol Pablo ay nagpasimulan upang sa noon ay mas lalong palawigin ng pagtalakay kung paano hinarap at kung paano binigyan ng pagtutuon ang kanyang bayang pinili, ang Israel. Sabi ko sa inyo ay mapalad nga ang bansang Israel ang mga Israelita sapagkat diyan ay nagpanimula ang kasaysayan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. At gayon din ang kanyang kadahilanan sa kanilang estado, bagaman sila ay pinili ng Diyos. Pero meron silang konteksto ng kanilang buhay na kung saan ay hindi po sila naniwala.
hindi nila kinilala ang Mesiyas na siyang kapahayagan ng Diyos bilang Mesiyas at bilang dumating na Panginoon at tagapagligtas na mag-aahon sa kanila. Mula sa kasadlakan at mula sa kanilang kalagayan. Kaya nga, ang sinasabi ni Paul, the word of God had taken none effect. Hindi ito nangangahulugang nabigo ang salita ng Diyos. Sapagkat, eka ni Pablo, hindi lahat ng nagmula sa Israel ay kabilang sa bayang hinirang niya. Importante yon na kanyang declaration. Kaya nga po, kung tayo po ay tumalon doon sa sinasabi ng passage na din sa verse 11, nang maliwanag na sinasabi ni Paul dito, ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ayon sa kanyang sariling panukala. His God's purpose. Sa alin? Of mercy, sama na natin yung compassion, pagsamahin natin ang mercy and compassion ng Diyos at gayon din ng kanyang katarungan, ang usapin ng justice. At hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata, at bago pa makagawa ng mabuti at masama. Eh sinasabi doon sa verse 12 na sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglingkod, maglilingkod ang nakatatanda na kapatid sa kapatid na nakababata. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga po ang panukala, ang layunin ng Diyos. The purpose of God. Yung kanyang mismong sariling panukala. Ang kanyang mismong sariling layunin na siyang dapat na mapanukala at malayon. Sa tunay nga naman na kung saan na ikalalayon ng kanyang bayang pinili at gayon din tayo na konektado din sa origin ng humanity. Lalo na sa larangan ng pananampalataya sa kanya. Kaya nga ho, maliwanag lamang ng tinutukoy ngayon nitong si Pablo regarding that the purpose of God as written in verse 11 ng ating passage. For indeed the comments patungkol sa panukala ng Diyos na kung saan ay kanyang isinakatuparan. Kanino? Kay Esau. At gayon din kay Jacob. Ang magkapatid na ito. Alam natin ang istorya nito, di ho ba? Kahit sa panahon ng ating pagiging bata ay naikwekwento ito ng mga Diyakonesa sa mga pag-aaral sa mga barabarangay at gayon di Church.
ang tungkol sa magkapatid na si Esau at Jacob at kung ano yung kanilang pagkakaiba. Diba? Kaya nga ho, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga na kung saan ang dapat na laging manaig sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay natin lahat, at maging sa buhay. At gampanin ng bawat bansa, bawat komunidad, kasama na rin ang mga pamipamilya. Na kung saan ay hindi pa nararapat na nakaayon lagi nang ayon sa sariling panukala mismo ng Diyos na hindi ho batay sa gawa ng tao. Kaya nga ang sa layunin ng Diyos, panukala ng Diyos, makakaasa tayo ng katagumpayan. Makakaasa tayo that even He will make the way for us to reach that success in conjunction sa mga ginagawa natin na kaangkla, nakaayon, kalooban sa naisin panukala ng Diyos. In the premise na kung saan ay maipakilala mismo ang Diyos. Well, mga kanay dun sa ating Panginoong Diyos, kaya nga ho, ang purpose ng Diyos, nagkakaroon po ng fulfillment. Hindi lamang fulfillment na kung saan ay pangmaiksian o pansamantala. Fulfillment na kung saan ay nakaugnay pa doon sa kanyang patutunguhan. From the beginning to the end and even beyond the end. He being our Alpha and Omega. He being the one who indeed have that vision of a new heaven and a new earth. Mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, let us look kung ano ang sinasabi ni Paul doon sa verse 13 na naayon sa nasusulat. At ganito ang kanyang sinasabi. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Yon ang maliwanag na sinasabi nang naayon sa nasusulat na ipinarating ni Apostol Pablo. Pero yung verse 14, meron ding sagot itong si Pablo. Kaya mahalaga itong portion na ito, mga karaydon sa Panginoong Diyos. In the King James Version ang sinasabi, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Maring sabi ng tao ay, kung ang Diyos ay Diyos ng katarungan, Diyos ng pag-ibig. Bakit merong itinangi ang Diyos dito? Bakit pinaburan itong si Jacob kaysa kay Esau? Minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Yan ang sinasabi ng nasusulat.
na ipinaparating din ni Apostol Pablo hindi lamang sa mga taga-Roma kundi maging sa bawat isa din. Nitong particular na verse na ito, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay hindi ho ibig sabihin na si Jacob at gayon din ang kanyang lahi at ng lahat ng naging bunga ng kanyang lahi, mga ina po, kanyang descendants na kung saan ay sila ay napili salin sa tinatawag di umano na kung saan ay eternal salvation, walang hanggang kaligtasan. Samantala itong si Esau at gayon din ang kanyang lahi at mga inabo ay pinili di umano sa tinatawag din na kung saan ay eternal damnation. No, walang hanggang kabaruzahan, paghihirap. Ngayon kung titignan natin na kung saan ay titignan natin sa punto de vista, makaride on sa Panginoon Diyos, na rather than of comparing these two na magkapatid sa usapin ng kaligtasan o kayan din sa patutunguhan. Di ba ang mas tignan natin na kung saan ay iyon? Pagkakapili nitong si Jacob at gayon din ang kanyang lahi at mga ina po upang sa ganon ay maging o naging daluyan ng revelasyon ng Diyos at gayon din ng pagkapala ng Diyos hindi lamang sa Israel kundi sa buong mundo. Well, mga karay dun sa Panginoong Diyos, di ba mas maganda na kung sana itinitingan natin sa ganong punto de vista? Kaya nga ang sinasabi doon sa Old Testament, kung ating pong bisitahin ang sinasabi sa Malakay o Malakias, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3, the burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. I have loved you, saith the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I loved Jacob. And I hated Esau, and laid his mountains, and his heritage ways for the dragons of the wilderness. Ito ang pahayag ni Yahweh sa bansang Israel sa pamagitan ni Malakias, kayo'y inibig ko noon pamang una. Subalit sumagot ang bayan, paano mo kami inibig? At tumugon si Yahweh, si Esau at si Jacob ay magkabatid, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga ina po. At kinamumihian naman si Esau, winasak ko ang kanyang kaburulan, anupat iyon ay naging tirahan ng maiilap na hayop.
Yuzi Wizi, makakaray doon sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, pansinin natin yung termino o salita na sinabi ni Paul doon sa verse 13 ng ating passage at sinasabi din dyan sa binasa natin sa Malakias. Yung termino na hated, kinamumuhian, na kung saan ang ibig sabihin nito, only and only that God chose Esau's brother Jacob. Pinili niya si Jacob. At hindi mismo siya Esau. Nalin. Upang maging tagapagmana at magpatuloy sa covenant na mga pangako at maging bahagi o isa sa mga forefathers, mga ninuno ng alin, ng mga piniling tao ng Diyos. The chosen people of God. From whom? Makakarayan doon sa Panginoong Diyos, the Messiah would come. Kaya nga, yung isa-celebrate natin sa Pasko, merong connection sa kasaysayan sa Old Testament. Ang matagal na pinakahintay ng mga Hudyo na Mesiyas na dumating na nga maigit na nga 2,000 nakalipas, 2,000 taon ang nakalipas. Pero magpahanggang sa ngayon ay nakong saan ay mas marami hindi kumikilala, hindi tumatanggap sa revelasyon at pangako ng Diyos sa pamagitan ng dumatal na si Jesus na sineselebrate natin tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ilang araw na lamang po ba? Diba? Na kung saan ay pinapakita rin dito niyang rejection ng pagtanggi kay Esau at gayon din ng kanyang mga inapo, lahi. Na kung saan naman ay hanay na hindi pagkilala sa Messiah. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sa pagpili ng Diyos at gayon din sa ating pagpili, sinong pipiliin natin? Si Jacob? Sa kanya ba tayo papanig? O kay Esau? Well, nasa atin yan, mga karay, doon sa ating Panginoon, nasa atin ang malayang pagpili. Kaya nga ho, ang naisin ng Diyos, ang pinaka-desire ng Diyos na kung saan itong si Esau na hindi niya ginangayunan na kanyang nireject at gayon din ang kanyang descendants. Ang pinakananais ng Diyos na mangyari sana kay Esau at ng kanyang descendants ay yung to serve the only one God. At gayon din to receive the blessing of God.
Well, you may revisit Genesis chapter 25 verse 23 and even itong pinaka-passage natin. Particular sa Romans chapter 9 verse 13. Ngayon, obserbahan natin mga karayon sa Panginoong Diyos na kung saan ayon dito sa chapter 9 na tinatalakay natin at malapitan natin matapos pagkatapos ng dalawa pang sesyon hanggang doon sa chapter 11. 9, 10, 11. Tatlong chapters na kung saan ay karamihan din sa lahi at inapo nitong si Jacob failed to carry out their calling. Yes, bagaman pinili sila ng Diyos ay nagkulang sila upang balikatin ang kanilang pagkakatawag upang sa ganun ay sila nga iyong patuloy na mag-inherit ng covenant na pangako ng ating Panginoong Diyos. At sila nga na pinagpala na kung saan ay napapabilang sa mga ninuno ng mga piniling tao ng Diyos. Na kung saan ay itong kalagayan din sa naging descendants ni Jacob, of which they failed to carry out their calling. Na kung saan ay nireject din ng Panginoong Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, you may visit Romans chapter 9 verse 27 and even verse 32-33 and even chapter 10 verse 3 and chapter 11 verse 20. Ngayon mga karay dun sa Panginoon, kung palalawigan pa natin ang pagtalakay natin dito, na kung saan na binabanggit din doon mismo sa verse 13 na yan. Na kung paano nabanggit yung salitang hated kinamumuhian. Na kung saan ay nabanggit din dyan, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, iyong have I loved, Jacob, have I loved. Ngayon, mga karay dun sa Panginoong Diyos, iyong mga hindi minahal. Di ba marami na tayong pagtalakay mga karay dun sa Panginoon sa kasaysayan po, lalo na nung ating pong tinalakay ang The Book of Acts, na merong grupo na kung saan ay mga Hudyo na nasa ilalim po ng Judaismo at gayon din sinumang hindi Hudyo na kung saan ay mga Gentil. Pero sila, those who were not loved, the Gentile people, mga karay doon sa Panginoong Diyos, na kung saan nung kanilang narinig nalaman ang katotohanan, kinilala na tila tanggap. They obeyed sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sumunod sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At naging mga anak ng buhay na Diyos. Ah,
Nakakaraya dun sa Panginoong Diyos, pag nandito tayo sa verse 25 to 26 ng same chapter, yan ay mapapasadahan din natin. Nakakaraya dun sa ating Panginoong Diyos, and sinasabi ni Paul doon sa verse 14, kung gayon, masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos? Yes, sa kanyang pagpili, ang sagot ni Apostol Pablo mismo, hindi. And then, ito na ngayon ang verse 15. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahabag ako sa ibig kong kahabagan at naawa ako sa ibig kong kaawaan. Mga salita na kung saan ay mahalaga. At sa verse 16, kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. And then in verse 17, sapagat ayon sa kasulatan ay sinabi sa Paraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ngayon tingnan natin yung verse 18 na yan, na sinasabi dyan ang sino mang ibig niyang kahabagan. On whom this God, He will have a mercy. Maring sabihin natin ay siya nabod dyan. Sama na kami, buong pamilya. Ang sino man ibig niyang kahabagan. Na kung saan makakaray doon sa ating Panginoong Diyos, that indeed the God intends na alin upang kanyang ipakita, ibulalas ang kanyang ibig niyang kahabagan. It will always be within the bounds of God's purpose and choosing of whom He will have a mercy. Pero lahat na yun, nais na din na tayo po'y kahabagan ng Diyos, kawan ng Diyos. Di ba? Ngayon, dito ngayon na pumapasok na ang ibig kahabagan ng Diyos ay sa mga tao na gumigilala at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nais na makatanggap ng pagpapatawad at paglilinis ng Diyos. At gayon din sa mga kikilala, maniwala, sasampalataya kay Jesus Christ as Lord and as Savior. Yes. Kaya nga tayo ay blessed. Dapagkat sa atin po na ipinapakita, pinapadama, ipinaparamdam, ipinararanas ang kaniyang patuloy na kahabagan, awa, pag-ibig. Dangan lamang kapag tayo ay nagkukulang, nagkakasala, marunong tayong kumilala, tumanggap sa ating mga pagkukulang
with humble heart na humihingi sa Kanya ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis. At gayon din na kung saan, kung paano natin siya kinilala at tinanggap bilang Panginoon at Tagapagligtas. It will always be a day-to-day, every moment na renewal ng ating pagkilala at pagkatanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. At gayon din na kung saan, kung ano ang mga inaasahan niya mismo sa atin, nandoon ang ating willingness to obey, to put into practice ang buhay na pagiging nasa Kanya, nasa Kanyang salita, ang buhay na kung saan may kababaang loob at may mahabagi na puso at awa maging sakap. Di ba mga karayon sa Panginoon, gayon din akong san, samantala, iyaong mga matitigas ang ulo, ay sila na kung saan ay tumatanggi mismo sa Kanya. Tumatanggi na sila ay magsilapit at magsisi sa kasalanan sa harapan ng buhay na Diyos. At gayon din ang kanilang patuloy na pinipili ay ang magpatuloy sa buhay makasalanan at kasamaan. At gayon din na kung saan ay patuloy na nire-reject ang kaligtasan iniaalok ng ating Panginoong Jesucristo. Yun si mga karaydon sa Panginoong Diyos. Kaya tama si Paul na kung saan ay ang kanyang sagot ay hindi. Iba mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa nasulat, mahal minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Kung ganyan masasabi ba natin, hindi makatarungan ng Diyos? Hindi! Yun ang kanyang sinabi. Sabagkat ganito ang sabi niya kay Moses, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ako sa ibig kong kaawan. Kaya ang pasya ng Diyos ay nasasalin mismo sa kanyang habang at hindi sa kalooban at gayundi at hindi sa pagsisikap ng tao. Nakakaray doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang purpose ng Diyos na ito, ang layunin ng Diyos na ito kailanman hindi mababago at hindi nagbabago, kundi ito ay magpapatuloy. Sa sinumang tao at gayon din sa anumang bansa, sa anumang pamilya, sa anumang komunidad, o sa sinuman. Iba yan ay natalagay na natin nung tayo po ay nandun sa chapter 2 ng Romans, talatang 4 hanggang 11, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kung inyo pong nare-remember. Ngayon samantala, meron din na kung saan sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 18. Nagaray doon sa ating Panginoong Diyos, basahin natin ang verse 18. Kaya, kinahahabagan nga ng Diyos ang sino mang ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasan. Katulad niya paraon. Whom he will harden it. Pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasan.
Kaya nga ho, the hardening of the heart of Pharaoh. Di ba? Maalala natin yan. Sa kasaysayan ni Pharaoh at lalo na kay Moses, lalo na sa panahon na kung saan sanaisin man o hindi nitong si Pharaoh sa gagawin ng Diyos na pagpapalaya sa kanyang bayang pinili, wala siyang magagawa. Kaya yung pinatigas na puso, sama na natin pinatigas na ulo ni Pharaoh na kung saan nangyari sa kapanahonan, na kung saan ay yan ay pagkilala natin na paggilos ng Diyos. Basahin ninyo ang kabuuan ng Exodus, lalo na sa chapter 4 verse 21, chapter 7 verse 3 verse 13 at gayon din chapter 9 verse 12 at gayon din chapter 10 verse 1, chapter 11 verse 10 at gayon din chapter 14 verse 17. At gayon din sa kabilang dako ng mga panahon kay Pharaoh mismo sa kanyang sarili. Patuloy siya na kung saan ay nagmatigas ang kanyang ulo, nagmatigas ang kanyang puso. Gaya nga ho sa kanyang patuloy na pagmamatigas at pagtatanggi sa Diyos. Sa layunin ng Diyos, sa naisin ng Diyos, sa pagpapalaya ng Diyos, na natili si Pharaoh ang kanyang puso at isip na sarado, matigas, nagpatuloy siya na kung saan ay kontra sa Diyos mismo. Kaya nga ho, nararapat din na kung saan itong si Pharaoh ay nakatanggap ng karampatan hatol ng Diyos. Sa simpleng sitwasyon ay, alimbawa tayo, nagmamatigas tayo ngayon, matigas tayo mamaya, magmatigas tayo araw-araw, matitigas ang ating ulo at puso. Kapag ang Diyos ang nainis, kapag ang Diyos ang siyang kumilos, at ayaw magbago at ayaw palambutin, at ayaw mabago ang isip at puso. Ngalalahanin natin ang sinabi ng verse 18 na yan, mga karayadon, sa ating Panginoong Diyos. Kaya kinahabagan nga ng Diyos ang sino mang ibig niyang kahabagan. Sila na nice na makatanggap at makaranas ng habag ng Diyos, ng katarungan ng Diyos. Samantala, di umano ay pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigas niya. Dahil nga naman, sobra na ang pagiging matigas ng ulo at pagiging matigas ng puso. Sa ibang salita ng Tagalog ay manhid na. Di ba? Di ba masakit na sabihan tayo na ang tigas ng ulo mo, ang tigas ng puso mo, manhid ka. Matapos sasamahan pa ng walang hiya ka na talaga. Ngayon nga ho, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung nagtanim ang tao ng katigasan ng ulo at puso, ang kanyang aanihin din ay katigas. Pero kung ang tao ang kanyang itinanim ay babuti, katulad ni Jay, mabuti din ang ibubunga.
sa itinanim na kabutihan. Kaya nga ho, kapag atin pong tinanggihan at ipinagsawalang bahala ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng Diyos, tumutugon ng Diyos. Excuse me po. Tumutugon ng Diyos. By hardening even more. Iyan nga, basahin niyo Exodus chapter 7 verse 2. Sige, magmatigas ka. Tignan ko kung ano mangyayari sa iyo. Tigas mo talaga. Kaya nga ho, ang ginawa ng Diyos kay Faraon na matigas ang kanyang ulo, matigas ang kanyang puso, ay lalong pinatigas ng Diyos. Na kung saan ay gumanap na at gumawa lamang ng Diyos nang naangkop, nang naayon sa kanyang katarungan, na naayon sa kanyang kahabagan at ng kanyang awa, ng kanyang katuwiran, ng kanyang panuntunan, ang kanyang prinsipyo sa kanyang ginagawa na padigasin ang mga ulo at puso ng mga patuloy na nagmamatigas at tinatanggihan ang Diyos. Di ba nalampasan na natin na tinalagay yan nung tayo po na nasa chapter 1 ng Romans, particular sa verses 21 to 32, mga karaydon sa Panginoong Diyos. Kaya nga ho, tayo po ay magpatuloy na pailalim sa layunin at panukala ng Diyos. Kung nais natin na tayo po ay maging channel ng kanyang blessing, na kanyang channel ng kanyang revelasyon, at gayon din upang tayo ay patuloy na mapabilang na kanyang mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. At bukas ang ating pong tatalakayin na nandun na tayo sa verses 19 to 29 ng chapter 9 ng Romans. Nang tatalakayin natin ay patungkol sa God's mercy and justice. God's mercy and justice dependent. At gayon din, pagdating natin ng Wednesday, nandun na tayo sa verses 30 to 33 ng chapter 9. Patungkol naman sa Ebanghelyo na kung saan ay nireject ng mga Hudyo. At doon tayo matatapos na din sa Wednesday ang the whole chapter 9, and by Thursday, nandun na tayo sa chapter 10. Yeah! Papalapit na tayo sa chapter 16 ng panghuling chapter, habang tayo ay papalapit din na papalapit sa darating na celebration ng Kapaskuhan. Di po ba mga karaydon sa Panginoong Diyos? Maraming salamat po Panginoon sa mensahe ng buhay. Maraming salamat Panginoon sa hamon. Maraming salamat Panginoong Diyos sa inyong revelasyon. Salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat po Panginoon sa iyong kahabagan. Salamat Panginoong Diyos sa iyong katarungan. Salamat po Panginoong Diyos sa iyong revelasyon, sa iyong blessing, at salamat Lord sa iyong layunin at naisin para sa aming ikabubuti Panginoon. Yes, Lord Jesus, maraming salamat sa lahat ng bagay na kung saan na inyo pong pinapakita sa amin. Ang kalubusan ng inyong compassion, ang kalubusan ng inyong mercy,
ang kalubusan ng iyong katarungan, Panginoon Diyos. What else or what more we can ask to you, O Lord? Nandun na lahat na inyo pong ipinapadaloy. Salamat at Panginoon Diyos, sa bagong umaga na ito, bagong araw, bagong blessing, bagong buhay, bagong kalakasan at bagong oportunidad. Salamat Panginoong Diyos sa bagong provision mo sa amin. Salamat Panginoong Diyos sa gabay at tulong mo sa araw-araw. Salamat Panginoon sa katagumpayan ng lahat ng kaganapan ng mga pananambahan kahapon, ng mga iba't ibang mga churches, anumang denominasyon. Salamat po sa mga lingkod mo kinasangkapan. Salamat po sa bawat mensahe na kung saan ay naipalaganap. Salamat Panginoon sa lahat po nang naging kabahagi sa pagsamba at gayon din salamat po Panginoong Diyos sa maayos na kagamitan na ginamit at gayon din Panginoon ang internet at gayon din ang signal, O Lord. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na katugunan sa bawat kahilingan namin sa inyo. Salamat Panginoong Diyos sa inyong pagtulong at paggabay sa amin while solving every problem we have. Tunay Panginoon na maasahan ka. Salamat din Panginoong Diyos sa lahat po ng inyong mga pinagaling nitong mga kalipas na mga araw at gayon din na mismo sa pagkakataon na ito. May you continue, O Lord Jesus Christ, in order for them to continue on experiencing the fullness of your miraculous healing, Panginoong Diyos, for them to have good health and wellness and even to experience you, O Lord, to the utmost, your nature, your character, your revelation, and everything underneath, Panginoong Diyos, patungkol sa iyo. Salamat din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan, katulad po ng mga pag-amutan at gayon din ng mga quarantine facilities at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga tahanan o iba pang mga pasilidad na nagsisilbi na rin ng mga quarantine facilities at gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga equipments. Salamat po, Panginoon, sa mga medical frontliners at gayon din sa kanilang aruga, sa kanilang pag-trip. At gayon din sa mga medisinas at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga inilalapat sa mga medical procedures. At gayon din, Panginoon, sa mga pamilya no maaruga sa kanilang mga minamahal na kung saan ay mayroong karamdaman. Katulad po, Panginoong Diyos, sa mga total cases ng pandemic, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang bansa, Panginoon, saan man sila naroon, Panginoon. Yes, salamat po, Panginoong Diyos, maging ang mga essential frontliners, spiritual frontliners ng mga churches. At gayon din, Panginoon, ang mga uniform personnel ng mga kapulisan, military at gayon din sa iba pang mga frontliners sa ilalim po ng gobyerno at gayon din sa ilalim po ng pribada, sa mga iba't ibang mga institusyon, kagawaran, mga negosyo at iba pa at gayon din sa iba't ibang mga sector, pan-national down to the region at gayon din sa iba't ibang mga probinsya, sa iba't ibang mga cities, municipalities, at gayon din sa bawat barangay, sityo, purok at gayon din sa lahat po ng mga pamilya at mamamayan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po ng marami at patuloy po na kung saan inyo pong bigisin kami na nagkagaisa, nagtutulungan upang sa ganun, Panginoon, ay aming sama-sama na maibabangon ang bansa namin at gayon din ang mga ibang bansa at gayon din ang bawat mamamayan. Yes, Lord Jesus Christ, complete healing para po sa lahat po ng mga nasa kalagayan po ng karamdaman, Panginoon, lalo na po yung mga tinamaan ng pandemic. Yes, pagpalain mo sila nang sila'y makarecover upang maging maganda at maging maayos po ang kanilang mga pangatawan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang matuhunan din ang kanilang mga financial need. Hallelujah at praise the Lord. Salamat din po, Panginoon, sa mga anak mo na nakasabay-bay, nagigisa sa episode na ito ng 627 ng Ride On Ministry. Alam mo, Panginoon, ang kanilang kalalagayan. Alam mo, Panginoon, Diyos, ang kanilang sitwasyon. Alam mo, Panginoon, kung anong kanilang pangailangan. May you always be with them, O Lord Jesus Christ, for them to be guided
and for them to be empowered and anointed by your Holy Spirit. Let them enjoy your presence, Lord. Let them feel and experience the joy of being in you. Pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang kabuhayan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang kalusugan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Ilayo sila sa sakuna at gayon din sa may bigat na mga panubok at mga pagsubok, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, yan pong aming paunang panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon ay ating pong batiin ang mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ang regional bishop, Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzo Methodist Regional Conference, nakabasid niyan sa bandang Church by the Highway, Crescent Valley School, City of Bacoora, Cavite. At gayon nila kapatid na Rochelle Baluyot, mangubat ng Balanga City, Bataan. Birthday rin niya sa ngayon, Juby Harvey Abad Garcia ng Rojas, Isabela. Reverend Samuel Montero Sonio, pero ito ay kailan lang ay nasa piling na ng Panginoon. Mula dyan sa bandang Dasmariña City, Cavite, pero nandun na sa langit. At gayon din ang kapatid na Russell Ducusin, mula sa bandang San Fernando, La Union. Hannah May Renet Cesario ng General Mamerto Natividad ng Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na The Board sa Borje. Yes. Nandun sa bandang Queens sa New York. At ito ay kasama namin dati na mga kabataan. At umaawit sa choir sa Central United Methodist Church way back 80s. Yes, at gayon din ang kapatid na Elleria Ortiz ng Quezon City. At gayon din ang 80th birthday ng Nanay Cecilia T. Kabilangan. Yan sa bandang Hermosa, Bataan. Yes, ito lamang po ang mga pangalan na nakarating sa Impinan ng Radio Ministry na birthday nila. Kung birthday niyo sa araw na ito, pwede niyong i-type at i-send at yan ay mababasa natin mamaya at kayo po'y mabati, may panalangin at maawitan. At kung meron din kayong mga prayer requests, type niyo lang at na mamaya ay makita po natin ang iyong mga prayer requests. O aming Ama at aming Diyos, dalangin po namin ang mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday. Ang mga like ho, Panginoon, na nabanggit ang kanilang mga pangalan. Pero hindi lamang sila, Panginoong Diyos, kundi marami pa na may birthday sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa. At gayon din, Panginoon, ang mga sanggol na isinilang sa araw na ito na panimula ng kanilang unang araw na birthday. One day. Yes. Yes, nagigisa po kami, Panginoon, sa kanilang maligaya na kanilang pagdiriwang ng kanilang birthday at kapanganakan. Umaasa kami, Panginoong Diyos, that you will continue to be with them all the way, O Lord Jesus Christ, from here on onward. At marami pa na kung saan ay darating na mga 365 days per year sa kanilang mga buhay. With good health and wellness, and even of victory and successes, and of your manifold continuing blessing, Panginoong Diyos. Para po sa lahat sa kanila, i-bless mo, Panginoon, ang pamilya na kanilang kinabibilangan. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ginagawa nila, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo sila, Panginoon, sa lahat ng larangan. And help them, O God, to renew their lives, to entrust everything unto you with thanksgiving, Panginoon. Yes, na hindi sila makalimot sa iyo, Panginoon. Nakilalanin ka na siyang nagpapasakdal ng kanilang buhay, na siyang nagdadagdag ng bawat taon sa kanilang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din, Panginoon, na kung saan ang pag-alaala namin sa isang lingkod mo ng United Methodist Church na wala na siya ngayon sa daigdig na ito, kundi nasa piling mo, Reverend Samuel Montero Sonio. Pagpalain mo, Panginoong Diyos,
ang kanyang buong pamilya na nangaulila, kanyang asawa, ang kanilang mga anak. Yan, sumasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan ay ikaw ang siyang gabay at tagumpay nila sa araw-araw at sa tuwid-tuwinan. Gayun din, Panginoon, na kung saan ang aming kamagagawang Reverend Regional Bishop Joey Labitan, sa kanyang birthday sa araw na ito, patuloy, Panginoon, na pagpalain mo siya sa lahat po ng larangan ng kanyang buhay. Ingatan niyo siya. Gawaran, Panginoong Diyos, ng malusog na pangatawan, matibay na kalusugan at gayon din na nagtatagumpay na ministeryo at gayon din ang kanyang pamumuno. Bilang Regional Bishop, Panginoong Diyos, pagpalay mo ang nasa sakupan ng kanyang pangunguna bilang Regional Bishop sa tatlong distrito ng Metropolitan Calabarzon, Methodist Regional Conference at sa lahat po ng kanyang mga district supervising elders at minister at gayon din lahat po, Panginoon, ng mga manggagawa at gayon din, Panginoong Diyos, lahat po ng mga kaanib, mga local churches, mission churches at church-related institution sa ilalim po ng kanyang pangasiwa. Pagpalain mo gabay ang Panginoon at pagdagumpayin sila lahat, Panginoong Diyos, at gayon din na pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, lapitan na kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos, natutukunan din, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord, pagpalain mo ang buong pamilya ng Lapitan, buong pamilya ng Baluyot, buong pamilya ng Garcia, buong pamilya ng mga Sonyo, at gayon din ang pamilya ng Dukusin, pamilya ng mga Cesario, at gayon din ang mga Borge Ortiz Kabilangan, at sa lahat pa, Panginoon, ng may birthday at isinilang sa araw na ito. Sa patamis na pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at ating pong awitan. Lahat po sila. Hallelujah. Mabuhay ka na at pagpalain. Masayang pusong may dalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparaan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwid-tuwid na lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. At sa lahat po ng mga isinilang sa araw na ito. At gayon din po, i-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoong Diyos.
At gaya din i-cheer naman natin ng pinakamahabang buhay na nagbe-birthday ngayon. Yes, Nanay Cecilia Kabilangan, 80 years old na siya. Kahanib po ng Betri Medicers Hermosa Batan at gaya din ina ng ating kapatid na DSE Reverend Reverend Arnel Kabilangan. Uri natin ang Panginoon. Shout out naman kay DSE Arnel Kabilangan at gayon ng kanyang asawa si Caroline at gayon din ang kanilang mga anak at gayon din ang buong Bataan North District. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Amen sa ating Panginoon. Sana ma-reach din natin ang 80, ano, mga kapatid sa Panginoon. Sana ma-reach din natin ang 150 years. Ano sa pagkalay mo, Ate Sister Amelita Celestra at gayon din kapatid na Augustine. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din kung saan ay 76 wedding anniversary nitong November 20 ang mag-asawang Mr. Prospero and Mrs. Remedios Evangelista. Yes, ang magulang ng asawa ng aking kapatid. Yes. Si Reverend Dr. Emily Evangelista. Yes. Tangonan at gayon din ng ating kapatid na Josie Rose Evangelista Sullivan. Yes. Kaya ating pong palapakan ng buong pamilya ng mga Remedios Evangelista dyan sa bandang San Antonio, Sambales, palapakan natin, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Kami po, Panginoon, ay nagigisa sa 76 sa wedding anniversary, Panginoon, na naganap po nitong nakaraan na November 20 ng mag-asawang Tatay Prospero at Nanay Remedios Evangelista, Panginoon. Napakahabang buhay na ang meron sila at gayon din na narating nila ang 76 na wedding anniversary. Baga, pairugan nyo pa, Panginoon, na kung saan ay marating nila ang 100 years wedding anniversary. Yes, pinagsama-sama, Panginoon, nakagalakan pa sa salamat. Pagpupugay sa iyo, Lord Jesus Christ, sa manawig. Pinagpala na buhay, pinagpala na pagkasama bilang mag-asawa. Continue, O God, Lord Jesus, to bless itong mag-asawa, Tatay Prospero at Nanay Remedios. Patuloy, Panginoon, na kung saan ipagkalooban niyo sila, Panginoong Diyos, sa marami pang mga wedding anniversary at gayon din na matitibay at malusog na pangatawan at gayon din, Panginoon, ng mapagpala sila sa araw-araw. At gayon din, Panginoon Diyos, ang kung saan ay pagpalain mo sila sa lahat ng larangan ng kanilang buhay at gayon din, Panginoon, ma-enjoy pa nila ang buhay sa daigdig na ito sa piling ng kanilang mga anak, mga manugang at gayon din sa kanilang mga apo sa tuhod talampakan at gayon din apo sa kabila ng talampakan. Humaasa kami, Panginoon Diyos, na patuloy niyong ibuhos, Panginoon, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagpala sa buong angkan na ito, Panginoon, ng Ebanghelista. Hallelujah at praise the Lord, umasa kami na kung saan ikaw ang siyang maitanghal sa kanilang mga buhay at gayon din ang patuloy na katagumpanyan sa bawat bunga ng kanilang matamis at matatag at nagpapatuloy na pag-asama bilang mag-asawa. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at ating pong awitan ng mag-asawa. Happy, 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 happy
happy, happy 76th wedding anniversary. Tatay Prospero, Nanay Remedios, Evangelista. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, happy 76th wedding anniversary. Palakpakan naman natin ng mag-asawa 76. Palakpakan natin ang pito at anim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palakpakan natin ang mag-asawang ito, Tatay Prospero, Nanay Remedios, Evangelista, sa kanilang 76. Wedding anniversary. Hallelujah. Praise the Lord. Again, dinitsira naman natin ang kanyang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Huwaming ama at aming Diyos, patuloy na kung saan ay dinudulog po namin ang mga kapatid namin ay pinapanalangin namin na nasa gitna ng iba't ibang kalalagayan po ng kanilang mga kalusugan. Ang kapatid na Edmar Padius, Panginoon, na kung saan ay nasa Premier Hospital ng Kabanatuan City and Nueva Ecija dahil po sa isang kaganapan ng aksidente. Dalangin namin, Panginoong Diyos, para po sa kanyang recovery at lubos na kagalingan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang panalangin namin para po sa ating kapatid na Amelita Celeste ng Talim Island B ng Honor Rizal, para din po sa kanyang kagalingan at kalakasan. At gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Azucena Lasardi Guzman dyan sa Bandang California, USA, para din sa kanyang patuloy na kagalingan at kalakasan. At gayon din, kapatid na Roberto Bobby de la Cruz, para din po sa kanyang healing at kayusan ng kanyang paghinga, Panginoon. Gayon din, Panginoon, kapatid na Delia Agustina Valenzuela ng Qatar, ang kanyang lubos na kagalingan din at recovery, Panginoong Diyos, at gayon din ang tagumpay ng kanyang mga pinagdadaanan na chemotherapy. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na retired Reverend Benjamin Aziz Sr. and family dyan sa Batang California, USA, para din po for good health and wellness. Yes, Lord Jesus. At gayon din ang kapatid ng Hilito Jun Apa ng General Tino Nueva Ecija. Yes, para po sa kanyang kagalingan din at kalakasan. Lady Lacandanza ng Barilao, Bulacan, para din sa kanyang complete healing recovery. Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manina United Methodist Church, San Luis, Pampanga, sa kanyang pinagdadaan po na diabetic retinopathy ng kanyang left eye for his complete healing recovery. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mirna Sanchez Lapanan Daganay dyan sa bandang Sydney, Australia, para po sa kalubusan ng kanyang kagalingan. At gayon din, ang kapatid na Dr. Karina Roman dyan sa bandang Los Angeles, California, para malubos din ang kanyang kagalingan. At gayon din, ang kapatid na Dolores Castro na may bukol sa tummy, Ludi Estrella Alvarez na mayroong problema sa kanyang colon, Crisanto Estrella na mayroong pong bato sa bato, para din sa kanilang kagalingan, Panginoong Diyos. Pula dyan sa bandang Dinilupayan, Bataan, at gayon din ang kapatid na Basie Escondo ng Ohio, USA, Mila Simon ng Ohio, USA, Marlin Bautista ng Texas, USA, at gayon din ang kanyang anak na si Aiden Bautista, para po sa kanilang lubos na kagalingan, at gayon din na maging maayos lahat ng ginagawa, Panginoon, na therapies, anumang mga naapektuhan sa kanilang pagkaaksidente. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Anedia Duking Sargam. Yan, sa kanyang kalalagayan po, Panginoon, na meron siyang heart disease, para din sa kanyang kagalingan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Belen Ilustrisimo Ligan na nasa stage 4 breast cancer. At gayon din, Panginoon, ang kanyang operation sa kanyang spinal at gayon din ng mass extraction, para sa tagumpay, Panginoon, tungo sa kanyang lubos na kagalingan. Gayon din, Panginoon, kapatid na Roland Domen Butalid. Yes, na dumadaan po sa kanyang kalagayan po na hypertension, at gayon din na meron siyang blood clot sa kanyang brain. Matunaw, Panginoong Diyos, ang kanyang bata at maging mag-normalize po ang kanyang
Blood pressure at gayon din lahat ng may kinalaman sa kanyang organs at buong katawan. Marapatin niyo, Panginoon, gayon din ang lubos na kagalingan ng aming kapatid na District Supervising Minister, Reverend Dave Bunuan, nang tumawiri Isabela. Pairugan niyo, Panginoon, at gayon din, Panginoon, ang paparating na operation ng kapatid na Connie Bulgado dyan sa bandang Caloocan City, Metro Manila, at gayon din sa lahat ng kanyang mga pagdadaanan na laboratory tests ay maging maayos po na, ha, tungo sa tagumpay ng kanyang operation at ng kanyang kagalingan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rodolfo Taclay ng Badog, Ilocos Norte, para din malubos ang kanyang kagalingan. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay magkaroon siya ng magandang pakiramdam. At gayon din, Panginoon, na magkaroon siya ng regular na pagtulog. At gayon din na magkaroon siya, Panginoong Diyos, ng gana upang siya ay makakain ng regular at maayos. Marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na baby Aiden, Key Lord, yes, na nasa Good Samaritan Hospital, Kabanatuan, City, and Nueva Ecija. Pahalakasin mo, Panginoon, ang pangatawan ng sanggol na ito, at gayon din, Panginoon, palakasin mo ang kanyang immune system, at gayon din, Panginoon, na gumaling siya sa kanyang mga kinagdadaanan. Hallelujah, praise the Lord. Yes, gayon din, o Ama't aming Diyos, ang ninang ng kapatid na Dang Lagman na mayroong leukemia, para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, at sa lahat pa ng merong iniinda na karamdaman, Panginoon, saan man silang naroroon sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba-ibang bansa, saan man silang naroroon na pagamutan, klinika o tahanan, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, we claim and we declare. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision para po sa lahat sa kanila, Panginoong Diyos. Marapatin niyo. Pagpalain mo ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya at patuloy na espiritual na pamumuhay na lumalago. Hallelujah at praise the Lord. Yan pong aming panalangin sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, Panginoon, ng mga nangyayari po ng mga vaccination rollouts sa bawat dako sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Panalangin namin, Panginoon, para po sa katagumpayan dito at gayon din ang iyong gabay at pag-iingat sa lahat po ng mga vaccinators, pagkapala sa lahat po ng mga klase ng vaccine at gayon din ang iyong pag-iingat, pagkapala, good health and wellness para po sa lahat ng mga nabakunaan na at gayon din sa mga mababakunaan pa at gayon din ma-achieve, Panginoong Diyos, ang pangitain na lahat ay mabakunaan, Panginoong Diyos, o kaya man ay majority, Panginoon. Super majority ay mabakunan, Panginoon Diyos, sa iba't ibang dako sa bawat bansa, Panginoon Diyos, sa buong daigdig na ito, Panginoon. Yes, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ng magiging kaganapan po ng paparating na 20 at 22 May National Election ng Pilipinas, na ito po, Panginoon, ay maging maayos, maging makatarungan, maging transparent, at maging maayos, mapayapa, at gayon nila kung saan, Panginoong Diyos, maging malaya kami na mabumoto, at gayon din, Panginoon, na wala po sana na maging mga dayaan sa boto ng bawat isang boboto, Panginoong Diyos, kundi isang katanggap-tanggap na halalan. Yes, maglukluk po kayo, Panginoon, ng mga tao na kung saan ay maasahan para sa bayan at gayon din para sa bawat mamayan. Sa ikabubuti, ikaunlad ng sambayanang Pilipinas at gayon din sa ikaayos ng lahat. Hallelujah, presyal, panganahan mo ang Comelec at gayon din lahat po ng kaakibat nito na pagsasakatuparan ng halalan upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay maging maayos nga at matagumpay ang halalan na ito. Yes, sila po, Panginoon, na bubuo ng Comelec at sa lahat po ng kabahagi nito ay maging patas at maging independent, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pag-iisip at gayon din ang kanilang paggawa ng pagsasakupar ng eleksyon upang sa ganun, Panginoon, ay walang bahid ng anumang question, Panginoong Diyos, sa maging resulta. O aming Ama at aming Diyos, ito po ang aming panalangin maging para po sa buong araw na ito at sa buong magdamag naming kakaharapin.
Pagpalain niyo, Panginoon, at ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang may sentro sa lahat po ng aming gagawin at gayon din na maging matagumpay at maging kainam-inam na naayons po sa iyong kalooban, hindi po ang sa amin, Panginoon. Sa pangalan ng Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! At purihin natin ang ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa mga prayer requests sa pagkakataon na ito mula kay Pastor Armando Duran. Yes, mula dyan sa bandang Balyangaw ng Misamis Occidental Mindanao. Kumusta ka na, Pastor? Yes, matagal na tayong nagkita at purihin natin ang Panginoon ang kanyang ministry doon sa bandang Bayan ng Concepcion, Misamis Occidental Mindanao. Hallelujah, praise the Lord. Shout out with you, Duran, family and Ebenezer ministry and leadership to the church and society at gayon din sa iyong leadership. Sa mga ecumenical ministries na yung ginagabanan, pahalapalan natin na Duran family. Ang kanyang prayer request, please include in your prayers for my driver's license. Ano bang nangyari sa iyong driver's license, Pastor? Hindi po professional SP pa rin, expired na din ko ito sa ngayon. Extricto at 60 na ago. Yes, welcome to the fold of senior citizens. Hallelujah, praise the Lord. I pray, marinyo ko ito sa December in God's grace. At nag-pray din ako ng helmet. Hiram ko lang itong ginagamit ko. Salamat po. God bless. Welcome. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkakatiwala po namin ang kapatid Pastor Armando Duran at gayon din ang kanyang buong pamilya, ang kanilang mga ministeryong ginagampanan. Yes, ikaw pong mag-ingat, magpala, gumabay at mag-protect na sa kanila. Dulutan sila, Panginoon, na maayos na kalusugan. Natutugon ng Panginoon lahat po ng kanilang mga pangailangan, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi na maging matagumpay ang mga ministeryo na kanilang pinagkakabalahan, Panginoong Diyos, at gayon din ang kanilang kabuhayan, at gayon din, Panginoon, ang mga resipyente ng kanilang ministry at paglilingkod. Pagpalain mo silang lahat. Gayon din, Panginoon, ang kanyang pagsamo, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay ma-renew nitong darating na December, Panginoong Diyos, ang kanyang application upang ma-renew, Panginoon, ang kanyang driver's license, Panginoon. Pairugan niyo, Panginoong Diyos. Hallelujah at maraming salamat, Panginoon, at kanyang narating ang edad na 60 bilang kasabi na sa senior citizen. Yes, kasabi na sa 20% discount. Puri ng Panginoon at pagpalain mo siya, lalo pa na kung saan ay patibayin ang kanyang pangatawang kalusugan, Panginoong Diyos. Ngayon din, Panginoon, na kung saan ay pagpalain mo siya upang siya, Panginoon, ay magkaroon po ng sariling helmet na kanyang mabibili, Panginoong Diyos. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Shout out sa lahat po ng mga taga-Balyangaw, Misamis Occidental, Mindanao. Hallelujah at praise the Lord. Amen sa ating Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Mary Albiarn, isang OFW dyan sa bandang Saudi Arabia, ng kanyang paabot prayer request. Good PM po, Bishop, flight ko bukas ng umaga. Pag-pray mo po ako, salamat, 9 a.m. ang flight ko bukas, Bishop. Yes, ngayong araw na ito ang kanyang flight mula sa Saudi Arabia patungo sa Pilipinas. Yes, pasalubong, yes. Joke lang. Aming Ama at aming Diyos, ikaw po ang siyang magpala at mag-ingat. We pray, O Lord Jesus Christ, for sound and safe travel, Panginoon, ng kapatid Mary Albiar from Saudi Arabia to Philippines to Nueva Vizcaya. Dalayan ng Panginoon ang ikaw ang siyang mag-ingat sa eroplano at gayon din sa mga piloto at sa lapun ng lulan ng eroplano, Panginoong Diyos. Mapayapa, mayos at mapagligtas na kanilang paglalakbay, Panginoon. Makarating siya na maluwalhatid ligtas sa Pilipinas at gayon din sa kanilang probinsya dyan sa bandang Nueva Vizcaya, Panginoon.
Hallelujah. Pagbalayan mo ang buong pamilya ng Albion in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng amen. At amen sa Panginoon. Shout out the Albion family. Yan sa bandang Robiskaya. Yes. Maring natapos na imprenta na yung kanilang tarpaulin na sinasabing welcome home, Sister Mary Albiar. Hallelujah, praise the Lord, amen sa Panginoon. Gayun din na mula sa ating kapatid na Mary Joy at Tambanillo. Mary Joy Villar Tambanillo dyan sa Batang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Ang kanyang prayer request at update. Good evening po, Bishop Lito. Patuloy po ako humihingi ng tulong sa prayer kay Z-Star. Pinalitan yung doktor para sa naramdaman ni Z-Star po. Kailangan siya i-ultrasound para po sa hormonal imbalance. Tapos kailangan malaman ng doktor po na bakit taas baba ang blood pressure niya po. Bishop, tulungan mo po kami sa prayers na lahat ng gastusin ni pagkaloob ni Lord po. Yung room namin ang mahal po dahil private 2,800. Perde, no? Pabalik-balik po ako, baka merong bakanti sa 1,600 po. Bishop, ipag-pray mo po kami. Maraming salamat po, Bishop Lito. Kailangan po siyang i-halter pero cash yun. Sabi ko kay Dr. Kunanan, wala po kaming pangkas ngayon sa halter ni Z-Star. Kaya nag-offer si doktor na ipahanap yung dati niya pong record, Bishop. Salamat sa Lord na mabait ang doktor. Yes. Welcome and good evening and good morning din, kapatid na Mary. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, kami po ay lumalapit sa inyo. Idinudulog Panginoong Diyos at nagigisa sa prayer at pagsamo ng kapatid na Mary Joy Villar Tambanillo, Panginoon, at gayon din ang kanyang asawa at buong pamilya dyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Ang kanilang anak na si Star na nandyan sa bandang Pagamutan. Yes, Lord Jesus, dalangin po namin, Panginoon, na kung saan sa lahat po ng kanilang pagdadaanan ng mga laboratories at gayon din ng mga medical procedures katulad po, Panginoon, ng ultrasound at mga iba pa na gagawin sa kanya, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, at pangunahan po ang Pagamutan na kung saan ay naroon siya. At gayon din, Panginoong Diyos, ang mga medical frontliners, mga pagkain at gayon din ang mga gamot, Panginoon, na inilalapat sa kanya, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang mga sama-sama namin mga pananalangin para po sa kanya. At gayon din, Panginoong Diyos, sigit sa lahat ng iyong magagawa, Lord Jesus Christ, para sa kabataan na ito na si Star, Panginoong Diyos. Para po sa kanyang complete healing, recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos, upang sa ganun din ay mag-normalize po ang kanyang hormonal, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, maging okay ang kanyang pakiramdam at gayon din na mag-normalize po ang kanyang blood pressure, Panginoon, at gayon din na kung saan ang pagsamo na makalipat sila sa isang kwarto na mas lesser ang kanilang expenses. Pahayagan mo, Panginoon, at magpanibukas po kayo ng panibagong kwarto na kung saan ay mas mura. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain mo at pangunahan ng kanilang pinakadoktor na si Dr. Kunanan, upang maunawaan, Panginoong Diyos, ang kalagayan po ng pamilyang ito sa kanilang limitasyon sa kanilang financial. Tulungan mo, Panginoong Diyos, na matugunan po lahat po ng kanilang mga financial na kailangan, Panginoon.
Yes, umaasa kami, Panginoong Diyos, na inyo pong ibuhos ang siksig, liglig at umaapaw na biyaya. At gayon din kumasangkapan kayo, Panginoon, ng mga individual at institution, Panginoon, upang makatugon po, Panginoong Diyos, sa kanilang pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo buong pamilya ng Tambanillo. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan, pagpalain mo ang kanilang ministry, pagpalain mo, Panginoon, lahat sila sa kanilang mga kalusugan at pangailangan. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayun din, prayer request mula sa ating kapatid Evelyn Ribaton ng Calabar City, Laguna. Bishop, opo. Good evening po. Maraming salamat. Good evening din at good morning. Nabasa ko po yung message niyo po sa apo ko na may birthday today, kahapon nun. Si Hannah Carilla Ribaton at Chanel De La Cueva. Very much thankful for praying and greetings to them. Welcome po. At I hope and pray they are stay safe and healthy always, the same with us. And God bless us all. Thank you very much. Uwaming ama daming Diyos. Salamat po sa buhay ng kapatid na Evelina Ribaton, na kung saan ay nakapanood at kung saan ay nakabalita sa ating pong binati na dalawang kanyang abo, Panginoong Diyos, na kanilang birthday. Kahabon at sa nakalipas na araw, umaasa kami, Panginoong Diyos, sa pagbalay mong buong pamilya ng Ribaton, ang kanilang mga anak at gayon din na lahat sila, Panginoong Diyos, for good health and wellness at gayon din. Napagpalaan mo sila sa kanilang mga kabuhayan at gayon din, Panginoon, napapatibay ang kanilang pananampalataya, lumalago ang kanilang espiritual na pamumuhay, Panginoong Diyos. Hallelujah, patuloy po na kung saan pagpalaan ingatan, Panginoon. At pagtagumpayin ang buhay nitong kanyang mga apo na nakalipas na bumerbe, Hannah Caril Ribaton, Ribaton at Chanel De La Cueva. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila, Ribaton family at Gainin De La Cueva family. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at gayon din mula sa ating kapatid na Tita Corazon Navarro ng City Balanga, Bataan. City Balanga, yes, Bataan. Kanib po ng Capitol Medis Church. New update patungkol sa kanyang kapatid na si Reynaldo Navarro. Update from Genesis, yes, anak ng kapatid na Reynaldo na nasa Bataan General Hospital. Update lang po kay Papa pala. Nasa infectious ward na po siya. Pero waiting pa rin po result ng swab if negative. Inatry po nila na pakainin si Papa ng soft food. Yung dapat po sa NGT. Tatry po nila ipalunok kay Papa. Sana po makayanan ni Papa, may bagong mas malakas na antibiotic daw po kay Papa para sa infection niya sa lungs gawa ng pneumonia. Sana po ay mawala na po ng tuluyan yung infection. Doon po sa blood transfusion, ginawa raw po kasi possible effect po ng infection yung pagbaba ng RBC. Pero overall po, nag-i-improve po si Papa. Nakausap din po namin kanina, gustong-gusto na po umuwi. Sige, umuwi ka na. Yes, sabi po namin na magpalakas po siya at konting tiis na lang po at makakauwi na siya. Salamat po sa mga prayers ninyo. With emoji ng prayer, welcome. At salamat din sa inyo po, aming ama, aming Diyos, dalangin po namin. Itong kalagayan po ng kapatid Reynaldo Navarro nandyan sa bandang Bataan General Hospital upang sa kanong Panginoong Diyos sa inyo pong pairugan na ang magiging resulta ng kanyang swab test, Panginoon, ay negatibo, Panginoong Diyos.
At gayon din, Panginoon, akong sana itulungan niyo ang kapatid na ito upang maging maayos na ang kanyang kalagayan po sa kanyang pagkain. Upang maging maayos na, Panginoon, ang kanyang pagpanguya at paglunok ng mga pagkain, Panginoon, ako niyang sana ipinagkakalob sa kanyang. Mag-normalize, Panginoon, Diyos, mapatibay ang kanyang kalusugan at gayon din ang kanyang pangatawan, Panginoon. At gayon din, Panginoon, na pagpalain noo aming ama at aming Diyos ang mga ginagawad sa kanya ng mga gamot. Lalo na, Panginoon, ang mga antibiotic upang sa ganun na hindi po magkaroon ng side effect kundi makakatulong po sa kanyang kalagayan. At gayon din, Panginoon, Diyos, na kung sana maging okay at okay at okay ng kanyang lungs, gawa po ng kanyang pneumonia at matanggal po, Panginoon, at gumaling siya mula sa kanyang pneumonia, Panginoon, at gayon din. Maging maayos po ang kanyang lungs at gayon ni lahat po ng kanyang organs. At gayon din, Panginoon, kung saan ay mawala na po ng tuluyan ang infection na meron siya, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, we cast out ang infection na yan at gayon din ang pneumonia. At gayon din, Panginoon, kung saan ay mag-normalize po, Panginoon, ng may kinalaman sa kanyang kalusugan at ng kanyang mga organs lahat, Panginoon Diyos. O aming ama at aming Diyos, maraming salamat din po na kung saan ay meron pong mga available kung saan ay blood para sa kanyang transfusion. Makatulong sa kanya, Panginoon, ito, Panginoon Diyos. At gayon din na kung saan ay maraming salamat po sa kalagayan niya na nag-i-improve. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din tuloy-tuloy po na ma-improve siya. At gayon din, Panginoon, kung saan ay pairugan mo ang kanyang pagnanais na siya ay makauwi na. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, Panginoon, na lumakas na siya at dagdagan pa na dagdagan ang kanyang pagtitiis. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan ang lahat ng aming mga panalangin pinagsama-sama ay makatulong para sa kanyang lubos na kagalingan. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision upon spiritual financial provision, Panginoon, para sa kapatid na Rinaldo Navarro at gayon din ang aming kapatid na yes, Corazon Navarro, Panginoon, bless the whole family, bless their livelihood, bless lahat po ng larangan ng kanilang buhay, bless Bataan General Hospital, lahat po ng mga medical frontliners at lahat ng kinakasangkapan mo, at bless din lahat po ng mga pasyente, O Diyos, para sa kanilang kagalingan at sa lahat ng mga trabahadores sa pangamutan na yan. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ho ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord, na kung saan purihin ka, Panginoon, at ikaw ang mahayag sa aming mga buhay sa araw-araw at gayon din sa tuwit-tuwin. The mighty name of Jesus Christ, yun po ang aming pinagsama-samang panalangin at gayon din ang mga prayer requests. Hallelujah, amen at amen, ang Diyos na nagbibigay sa atin ang pag-asa at ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa panalangin upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Suma atin lahat mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta kayo, mga karay, doon sa ating Panginoon? Yes, hallelujah. At kumusta ang kalagayan ninyo? Yes, salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong pag-like, salamat po sa inyong pag-comment, salamat po sa pag-follow sa ating page, Bishop Lito Tangonan, at ganyan salamat po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Yes, ang Ride On Ministry. Patuloy pa na sinasabi, araw-araw, God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always, with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. At amen sa Panginoon. Yes, tayo po'y dumako sa mga comments na inyo pong ipinarating. Purihin natin po yan mula sa tagbatin na Josie Rose Evangelista Sullivan. Yes, mula dyan sa batang Maria Aurora. Purihin ang Panginoon sa lubid dyan at God bless.
Evangelista Soriven Family, palapakan po natin sila na dyan. Purihin natin ang Panginoon, ang kanyang comment. Good morning, God bless us all po. Thank you very much. Hallelujah. At good morning din sa inyo lahat dyan. At God bless you all. Pagpalain ka ng Panginoon sa araw-araw at sa titwin. Ganyan mo na sa ating kapatid na digunin sa Merlin Sebastian, ang National Program Director ng ng Pilipinas Kalinga. At ganyan na kung saan ay taga-bugabong na Nueva Ecija. At ganyan na kanyang destino local church. Solid for Christ, Amedis Church, sa bandang Santa Rosa, Nueva Ecija. At ganyan na kung saan ay nakabase din dyan. Sa kanyang, sa pamilya ng kanyang anak, dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. Yes, wow! Mikenny, puri na pa kayo sa loob dyan. At Gab, Sebastian Family, and even your ministry and leadership. Hallelujah! At praise the Lord ng kanyang comment. Mabiyayang umaga po sa lahat. Salamat sa Diyos sa bagong umaga. Kumusta na kayo, mga ka-ride on? Yes, salamat po sa pamumusta. Mabuti naman po at kumusta rin kayo dyan. Mabiyayang umaga din po at salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Purihin ang Panginoon. Gayun din po na sa ating kapatid na Sister Ow Agustin. Kani po ng Capital Medical Church sa bandang Sito Balanga, Bataan, sa lubid niyan. At God bless Agustin family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay isang creative emoji na kung saan ay dalawang kamay na kaganoon. At yes, puri ng Panginoon kung saan ay meron nakasulat na blessings. Palapakan natin ang Panginoon. Open natin natin mga kamay. Yes, Lord Jesus, tinatanggap namin ang iyong blessing. Tayo po ay maging daluyan ng blessing ng Panginoon sa araw-araw para sa ating kapwa. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment na emoji na kung saan ay meron pong dalawang milk tea. At gayon din na kung saan ay meron nakasulat na good morning. Maraming maraming salamat. Good morning din. Hallelujah. At praise the Lord. Yes. Uminom tayo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Ang sarap kaya ng milk tea. Yes. Hindi ko alam kung milk tea yan, o gatas yan, o ice cream yan, o kaya ay lugaw, ano pa man. Purihin natin ang Panginoon, whatever it be. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, o kaya bilo-bilo, purihin natin ang Panginoon. O kaya ginataan, purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, at praise the Lord. Gain din ang kanyang added comment. Yes, emoji din ng got your. Pagkatapos ay meron pong talaga namang creative na nakalagay dyan. Purihin ang Panginoon, merong mansanas at merong mga iba pa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Got your, or got your, or got your. Purihin natin, whatever it be. Yes. And let it be. And it will be. Hallelujah at praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Gayun din ang kanyang added comment. Emoji ng puso na kulay pink na kung saan ay yakap-yakap. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. A million and trillion and billion. Amen to the Lord Jesus Christ. How are you, my dear brother Felipe Saturno Canipo ng Maria Aurora Medicis, Maria Aurora Province? Siya lupi dyan at Gab Saturno family, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, pagkatang buhay, Bishop Lito Tangonan and Mama Jean Grace Tangonan. Thank you po naman sa tagay ni lahat po sa inyo dyan. Blessed Monday po sa lahat. Thanks po at likewise, purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. Mabuhay po ang lahat ng sumusubaybay sa inyong ministry. Happy birthday po kay Bishop Joey Lapitan. God bless po with emoji ng prayer. At gayon din ang puso mo ka ng tao. May puso mo ka ng tao. Nakanganga, may puso. At gayon din ng sign na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nabanggit mo ang birthday ni Bishop Joey. Kawitan natin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Regional Bishop Joey Luis Lapitan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.
birthday, happy birthday to you. Malapakan natin ang ating Real Bishop sa Joey Labitan. At i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din muna sa ating kapatid na Sister Au Agustina de Gunnan, isang pusong tapat na sa iyo nagmamahal, pusong dalisay with emoji ng heart. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayun din ang kanyang added comment, amen, hallelujah, palapakan na natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din ang kanyang added comment, God bless for your family and ministry. Thank you very much at gayun din sa inyo dyan. At gayun din ang kanyang added comment, hello Monday, hello everyone with emoji ng maamong mukha. Hallelujah, praise the Lord, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Puri na Panginoon at gayon din, hello, hello, Monday sa inyong lahat dyan. At gayon din po na sa ating kapatid, Digonis Merlin Sebastian added comment, God bless po Bishop, Pida Jean, Lola Ganda, Karen Tintin. Maraming maraming salamat at gayon din sa inyong lahat dyan. Added comment mula sa ating kapatid, si Sir Agustin. Yes, salamat, salamat sa dakilang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat, salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Again, added comment mula sa ating kapatid. Yes, at ko ni si Merlin Sebastian, ipanalangin po natin ang lubusang kagalingan ng kuya ni Ate Cora Navarro, maging ang mga kapatid natin may karamdaman. Yes, in the mighty name of the living God, yes Christ, we rejoin in your prayer request and interceding for the complete healing recovery of Brother Rinaldo Navarro at gayon din kapatid na Tita Corazon Navarro at gayon din sa lahat po ng may karamdaman saan man dako sa ibabo ng sanglibutan na ito. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat din magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At gayon din akong sana ipagalingin mo, Panginoon, ang bawat bulsa ng bawat isa. Bless mo, Panginoon. Hallelujah at praise the Lord in Jesus' name. Kumusta ka na, kapatid Beth El Gallievo? Kumusta kayo dyan sa bandang Kawayan City? Isabella, Shadow with Jan at Gabes Gallievo family. Palapakan natin ang Panginoon, Gabes Gallievo family. Puri ng Panginoon. At napanood ko yung nangyari dyan, caravan dyan sa bandang Isabela at napakarami naman nila. At gayon din sa bandang Ilocos, Cagayan, at gayon din sa bandang Abra, at gayon din sa Pampanga, at gayon din dito sa Cavite, Parinaque, Las Piñas, at gayon din sa Bicol, at gayon din sa iba pang Pangasinano, kung saan-saan dako, at gayon din saan sa bandang Tagum City ng Davao del Norte, Mindanao, at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Purihin ang Panginoon talaga naman nakakakilabot. Panalangin natin na maging maayos po ang eleksyon na mangyari sa ating bansa. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, Sister Beth El Gallievo, God's morning, Bishop and Ma'am Jean, mabiyayang mornings po sa ating lahat. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan sa Cagayan Valley. Palapakan natin ang kabuuan ng Cagayan Valley. Urihin natin ang Panginoon. Alam mo, kapatid, na Beth Gallievo ay talaga naman miss na miss ko ng Isabela. San Mat Isabela at wala pang bus na kung saan ay maglalakbay dyan. At nice ko rin na makauwi na dyan. At makamusta ang aking pamilya ng aking kapatid at gayon din ang aking mga kamag-anak dyan. Yes. At gayon din akong saan ay makabayad tayo ng Amelia at gayon din mabisita natin ang ating mga farms dyan. Sa sana ay darating panahon na kung saan ay maging maayos na ang lakbayan. Purihin natin ang Panginoon na yes, ang ibig sabihin ay palapakan po natin lahat po ng mga magsasaka sa buong mundo. Yes. Lahat po ng mga magugulay, nagtatanim, lahat po ng mga galaga ng mga hayop na kinakain, at gayon din ang mga magdunyog, at gayon din ang mga mangisla, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang daluyan ng lahat ng ito, palapakan natin sila lahat, purihin natin ang Panginoon. Yes. Mga sektor ng lipunan na kung saan ay nakakalimutan na ipanalangin, pero hindi tayo nakakalimutan sapagkat bawat hapunan, tanghalian at gayon din ang agahan ay nakakasalo natin sila sa pamagitan ng kanilang labor of love na kanilang mga produkto. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Gayon din sa kapatid na Sister Mary Albiar ng Saudi Arabia.
Yes, nasa paglalakbay ka na ngayon, patungo din sa Pilipinas at patungo dyan sa Nueva Vizcaya. Ingatan ka na, Panginoon, pagpalaya ng iyong matagumpay na paglalakbay at makapiling mo ang iyong mahal sa buhay. God bless Albert family at gayon din dyan sa bandang Nueva Vizcaya na kung saan naghihintay na sa iyo at sa lahat po ng mga overseas Filipino workers. Hallelujah! Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop. God bless you. Thank you very much at good morning. God bless you all. At ganyan lang mula sa ating kapatid na masibig na pastoral, Leonora Dato ng Dubai. Shout out dyan, mga Dubainians at shout out dyan, mga Pilipinos. Siingatan kayo ng Panginoon at ganyan din, God bless Dato Pamela and even your ministry and leadership. Palapakan natin, hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon ng kanyang comment. Blessed and beautiful Monday morning po, Bishop Lito, Ate Jean at Lola Biyaya and everybody watching right on ministry po. Kay buti-buti po, Panginoon, magsisimula ulit tayo ng panibagong linggo. Yes! Thank you very much at beautiful and blessed Monday rin sa inyong lahat dyan sa bandang Dubai. Palapakan naman natin lahat po ng mga nadyan sa bandang mga Dubai, lalo natin mga babae ng mga Pilipinos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, gayon po lang sa ating kapatid na, how are you my dear sister Leonora de la Cruz Mirales dyan sa bandang Samal Bataan. Yes, kani po ng Wesley Church. Puri ang Panginoon sa lubi dyan. God bless you all de la Cruz Mirales family and even your church. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, blessed Monday morning po, Bishop. Thank you very much at gayon sa inyo lahat dyan to your family and ministry. Yes, salamat po. God bless us all. Ka-ride on with emoji ng thumbs up at gayon din ng puso. Mukha ng tao, may puso, may puso. Yes, thank you very much at gayon mo lang sa ating kapatid na Sister Beta Gallievo. Puri natin ang Panginoong Diyos. Halilo added comment, please, Bishop. Yes po. Isama niyo po sa panalangin ang aming apo na si Bettina Zoe Barangan. Siya po laging nilalagnat at ganun din ang aming buong pamilya. For our good health and wellness at lahat ng mga tao na merong karamdaman, maraming salamat po, Bishop, at patumayan ka ng Diyos. Amen. Thank you very much. Yes, hallelujah. Praise the Lord. At bakit kayo ay nilalagnat? Yes. Aming ama at aming Diyos, patuloy mo, Panginoon, na kung saan na inyo pong pangunahan ang buong pamilya ng mga Gallievo, Panginoong Diyos, lalo na, Panginoon, ang kanyang apo na si Bettina Zoe Barangan at gayon din sa bawat kabahagi ng kanilang buong pamilya, para po, Panginoong Diyos, ay sila po ay maibsan sa kanyang pinagdadaanan po, Panginoon, na lagnat at mag-normalize po, Panginoon, ang kanilang kalagayan, ang kanilang mga pangatawan, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, for their good health and wellness. Pangirugan mo, Panginoon, at gayon din ang kanilang lubos na kagalingan. Pagpalaya mo sila lapat, Panginoong Diyos, iba't ibang larangan ng kanilang buhay, Panginoong Diyos, and even their livelihood. Matugunan po ang kanilang mga pangilan sa araw-araw at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay pagpalain mo nang lalong tumibay ang kanilang faith at gayon din ang kanilang spiritual life at gayon din, Panginoon Diyos, na natutugunan po ang kanilang mga pangailan sa araw-araw. Yes, gayon din, Panginoon, ang kanyang concern na sa lahat po ng mayroong karamdaman para po sa kagalingan. At patnubay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang banal na espiritu, lahat ay magsabi ng amen at amen in the mighty name of Jesus. Hallelujah! At palapakan naman natin ang kapatid na Bettina Joey Barangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Barangan, kilala ko pong mga Barangan family. Marami pong Barangan dyan sa bandang San Mati Isabela. Nasa aming, sa aming bayan dyan. Hallelujah. Yes, how are you, my dear Sister Beth Jane Ozella Berzosa? Kumusta kayo dyan sa bandang, Ilagan na City, na kung saan nandyan ang Kapitolyo ng Isabela. Sa loob dyan, at God bless you all. God bless Ozella Berzosa. So, family, hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Yes, is watching with you po, Bishop Lito. God bless us all. Thank you very much. Likewise, at gayon mo lang sa ating kapatid na kumusta ka na manang Makarya Raon ng Barangay Tondol ng Anda, Pangasinan sa Lubidjan. At God bless you all. Gayon din ang First Tondol Methodist Church at gayon din si Pastor, Pastora Digonis Beth Cowley.
And all the members at gayon din ang buong pamilya ng Karitero Raon Family, pagpalain kayo ng Panginoon araw-araw at sa tuwi-tuwi na para natin sila. Ang kanyang comment, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran sa Panginoong Diyos. Yes, maraming salamat gayon din po salat po sa inyo dyan. Bishop, Ma'am Jean, sa mga kapatiran sa Raidon Ministry, sa Panginoong Diyos, purihin ka namin, Lord. Yes, bless mo po buong Pilipinas. At buong mundo, samahan natin ang palakpak. Yes, bless the Philippines. At gayon din, na bless the whole world. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. At gayon na kanyang added comment, ipag-pray po, Bishop, muli ang aking anak po. Manugang ko po, Bishop, si Roland, ipag-pray po siya kasi po sa kanyang lakad niya, sa pag-apply niya, sa trabaho niya, malaman ngayong yung uric acid niya po. Bless po ang kanilang lakad po, kasama niya si Lord, Love, Care, Prayer, Karitero Raon Family. Bless po AIM Pilipinas at buong ang mundo. We love you all. God bless us all. Amen. Amen po, Lord. Yes, aming ama at aming Diyos, pinapanalangin po namin ang prayer request ng aming kapatid na Manang Makaria Raon. Para po, Panginoon, sa buong pamilya niya ng Karitero Raon Family, Panginoong Diyos, mula sa mga magulang, sa mga anak manugang at gayon din sa mga apo, at sa lahat sa kanila, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, ng kanyang manugang, yes, at gayon din si Roland, sa kanyang paglakad, Panginoon, sa kanyang pag-apply ng trabaho, at gayon din, Panginoon, na kung saan ay malaman niya ang kanyang uric acid. Maasa kami, Panginoon, na ikaw ang siyang gumabay, tumulong, Panginoong Diyos, upang siya maprotektahan sa kanyang paglakan at maging matagumpay at mapairugan, Panginoong Diyos, ang kanyang application para sa trabaho na kanyang inaasam-asam, Panginoon. At ganyan, Panginoon, na mag-normalize po ang kanyang uric acid, Panginoong Diyos. Lahat po sila, buong pamilya, Panginoon, ay gawaran mo sila. Nang maayos ng kalusugan at pangatawan at gayon din ang katagumpayan sa lahat po ng kanilang ginagawa, Panginoong Diyos. And of course, with your continuing blessing to the Philippines and the whole world at gayon din, Panginoon, sa lahat po ng churches at sa lahat ng sangkatauhan in the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat po magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear? Masipag at magaling din kapatid natin, Atchi, ng kanyang tunay na pangalan ay Maria Nenita Pondong. Siya tulpid yan sa mandang Cebu City, Cebu, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, dagang salamat. Yes, at gayon din na God bless Pondong family and even your ministry, ang Whole World Prayer Brigade laban sa COVID-19 2007 ng gabi bilang tagapanguna administrator nito at gayon din ng inyong International Bible Study online tumi alas 3 ng hapon at gayon din ng iyong medical work as a nurse. God bless you all. God bless Pondong family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, good morning, Bishop, Ma'am Gina, Ate Biyay, at sa lahat ng Raidon Ministry. God bless all. Yes, salamat po. Good morning din at God bless you all din dyan. At gayon din ang kanyang emoji ng bulaklak ng sunflower. Yes, tatlong bulaklak ng gumawela, kulay red. At gayon din ang panalangin. Thank you very much. Yes, at gayon din ang kanyang added comment. Birthday ni Bishop Joey Lapitan, greet namin in behalf of Whole World Friendship Prayer Brigade, wishing all the best for him. Good health, more years, more blessings with, yes, mga apa-apa ng ice cream, purihin natin ang Panginoon, gayon din ng hallelujah, yes. Palapakan natin, purihin natin ang Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Regional Bishop Joey Lapitan. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan natin Real Bishop Joey Labitan sa kanyang birthday. Araw na ito, purihin ang Panginoon at pangatlong kanta na natin sa kanya. Kung di ba siya mag-blow-blow out, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise our game mula sa ating kapatid na Chia did comment ang mukha ng tao na kung saan ay nakaganito po ang ganda niya at napakarami mga puso na lumalabas na ganun. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord again. Ang kanyang added comment emoji na kung saan ay magandang dilag din. Yes. At siya yun, nakagalito, we love that, palapakan natin ang Panginoon. At meron pong rainbow, hallelujah, praise the Lord. At gayon nila kanyang added comment, ang kung saan ay dilag din, kung saan ay nananalangin din. Yes, nakaganoon at gayon din, merong lumalabas ng mga stars, palapakan natin ang Panginoon, hallelujah. Yes. ang mga stars na yun, kung saan ay nagbibigay po sa atin ang hudyat ng mga pag-asa mula sa Diyos, lalo na na kung saan ay kaakibat ng pag-ibig, palapakan natin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang added comment, aleluya, at gayon din shalom sa lahat, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din mo na sa ito kapatid na Sister Leonora de la Cruz Mirales, added comment, yes, emoji ng thumbs up, at gayon din ng puso, at gayon din prayer, at gayon din 100% palapakan natin, 100% for Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Gain mo lang sa ating kapatid na Sister Aji added comment, is still praying for a Belen Ilustrisimo Iligan for healing, recovery, wellness in Jesus' name. Amen. The mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this declaration and claim of Sister Aji Mariette Pondon. For the complete healing, recovery, good health and wellness, and even of spiritual and financial blessing for Sister Belen Ilustrisimo Ligan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, claim and declaration sama-sama. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes, shout out kay Belen Ilustrisimo Ligan and family. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear Hanid sa Chan Pulido? Yes, shout out to Lubidyan sa bandang Kalawag, Quezon. Kaanib po ng Gipa Methodist Church, Kalawag, Quezon, shout out to Lubidyan at God bless or God bless Pulido family. Purihin natin Panginoon at iparating mo ang ating pangumusta kay Reverend Leonardo Leo Balot at gayon din ang kanyang mga asawa si Rosanna at gayon din sa lahat ng mga membro dyan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord ng kanyang comment. Blessed Monday morning po, Bishop Lito at Caridon Ministry. Glory to His name with emoji ng prayer. Yes, thank you very much. Good morning din sa inyo dyan at God bless you all. Yes, hallelujah. At gayon din mula sa ating kapatid na kung saan kailanman sa kanyang buhay walang kadiliman. How are you, my dear? Yes, Sister Tess Liwanag. Yes, shout out dyan sa bandang Cogeo, United Methodist Church, Cogeo ng Antipolo City. Yes, Rizal. Yes, God bless you all. God bless Liwanag. Family, puri ng Panginoon, gaydi ng Cogeo United Methodist, puri natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta sa inyong pastor, sa inyong diakones, at gaydi sa mga membro dyan, at gaydi sa buong pamilya, ang kanyang comment, good morning, Bishop Lito. Thank you very much at good morning din lahat po sa inyo dyan, at gaydi mo na sa ating kapatid, Sister Josie Rose, Evangelista Soliben, added comment. Mula dyan sa Batang Maria Aurora Methodist, puri ng Panginoon ang kanyang comment, amen at amen. Sa napakamabiyayang mensahe ng buhay, salamat po, Lord Jesus, sa patuloy na pagmamahal po ninyo sa amin. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And, regards sa inyong chat group dyan, purihin natin ang Panginoon. Gayun mo lang sa ating kapatid na Melita Celestra ng Talim Island, Binangon, ng Rizal, Seattle Bijan, sa lahat po ng mga mission churches natin ng lima, at gayon din sa mga pastor sa pangunguna po ng ating ng inyong mahal na asawa.
magaling at masipag na missionary pastor James Jaime Celestra, at gayon din ang iyong DSE Bishop Joe Vicente ng Rizal, Laguna, Quezon District. Uri ng Panginoon, God bless your, God bless the rest of family and even your ministry and leadership. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito and family and God bless you all. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo yan. Good morning at God bless you all with emoji ng puso. Prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, tatlong exclamation point. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, kayo din ang kanyang added comment na emoji ng agila. Yes, na meron pong nakasama na victory nakasulat at meron pong star, star, star. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsilbi tayo mga agila ng Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din mo lang sa ating kapatid na how are you my dear, Sister Carolina Tolentino Garcia. Tubong di nalupihan Bataan pero nakatira dyan sa bandang Cainta Rizal. Sa lubi kaalib ng inatang medisyar sa lubi dyan at God bless you or Tolentino Garcia family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Pakamusta rin sa inyong pastor at gayun din sa inyong kongregasyon dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, God bless your ministry. Thank you very much at good morning din at God bless your jam. Added comment po lang sa ating kapatid na Sister Amelita Celestra, happy birthday po kay Bishop Joey Lapitan. Yes. Marami pang taong ipagkaloob sa inyo po ng Panginoong Jesus. Yes, with emoji ng prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, with tatlong exclamation points, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Matawitan na naman natin ang kapatid na, yes, a renewal Bishop Joey Lapitan. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang handa, sa'yo ang handa. Happy, happy, happy birthday. Sana mabusog yo kami. Palapakan na naman natin ang birthday celebran, yes, Regional Bishop Joey Lapitan. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Puri ng Panginoon na kung saan ay patuloy ka na lapitan ni Lord, patuloy ka na lapitan ng blessing ni Lord. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din na added na emoji ay ang ating kapatid na Sister Peter Celeste na kwadrado na itim, pero nakalagay dyan ay glory, glory to God in the highest. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po ang kanyang added emoji na kung saan ay dilagdin, na kung saan ay meron nakatali sa kanyang buhok doon. At gayon din na kung saan ay kulay pink ang kanyang suot, at gayon din na may puso na ganito, at gayon din lumalabas sa mga puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy pa tayo na kung saan ay in love kay Lord. At gayon din na kung saan ay mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. At gayon din na kanyang added comment emoji ng kulay pink na puso. So yes, na meron nakasulat na amen. Palapakan natin na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. How are you my dear educator, Sister Jocelyn Makatugal Baklig ng Yes, a Living Water Medis Church, Barangay Gabin, Maribelas, Bataan. At gayon din akong saan mula din sila dyan sa bandang City Balanga, Bataan, sa Lobidyan. At God bless Baklig family and even your ministry and leadership sa pamagitan ng iyong malasawa, Reverend Alex Baklig. Yes, sa kabuuan ng kanilang mga anak at gayon din ng kanilang anak na pastor din, Pastor Ruth Baklig ng Empower Ministry. Hallelujah, yes. Palapakan natin Diyos sa Living Water Medis Church and Power Ministry at gayon din lahat po ng mga tumutagay-gay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon ng kanyang comment ay huli man daw at magaling huli pa din. What's the reply mamaya? Good day Bishop and Ate Jean and Lola Biyay and all Caraydon Ministry. God bless us all with emoji ng mukha ng tao at gayon din ang prayer. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. Hallelujah at praise the Lord. Yes, tinaka ko ng aking misis ay router daw, hindi Luther. Talamat po, purihin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Pastor Ruther Baklig at gayon din ang kanyang tatay na kung saan na magaling na mag-gitara at magaling na umawit at magaling na mga pastor. Hallelujah at praise the Lord. God bless you din dyan, Baklig family. At gayon din added comment mula sa dapatin na Sister Leonora de la Cruz Mirales,
Thanks, Wabisha, for continuous prayer, both the Tita Sena Lazardin and Bobby De La Cruz at getting okay. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We praise your name. We thank you, Lord Jesus Christ. Getting okay, Tita Sena's Lazarte, Bobby De La Cruz, God bless Lazarte family, God bless De La Cruz family. Hallelujah, praise the Lord. Thanks, glory to God in Jesus' name. Hallelujah, yes. Gayun lang atin, comment mo lang sa kapatid, as educator, Sister Jocelyn Makatogal Baklig, amen. Palapakan natin ang Panginoon. At gayun din, atin, comment mo lang sa kapatid, as Sister Leonardo De La Cruz Mirales, amen. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din po, added comment mula sa ating kapatid na Amelita Celestra. Yes, Bishop, ipag-pray po ninyo ako. Kamuntik na po akong mahulog sa bangka. Ano po nangyari po, malakas bong alon? Mabuti ang Diyos, hawak po ako ni Shie Manugang ko. Bigla pong sumakit ulo ko po. With emoji ng mukha ng tao na kung saan ay umiyak ba yan? Yes, manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming ama at aming Diyos. Salamat na lang, Panginoon, na ang nangyari, Panginoon, ay muntik lamang at hindi nahulog sa bangka, Panginoong Diyos. At gayon din sa Manila, sa Laguna, Dubai. At salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, at inyo pong kinakasangkapan, Panginoong Diyos. Ang si siya na kanyang manugang Panginoon upang siya ay maalalayan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon na kung saan patuloy po na pabutihin ang kanyang kalagayang kalusugan. At gito Panginoon, ikaw po ang siyang mag-normalize po ng kanyang pakiramdam. At matanggal at maalis po Panginoon ang pananakit ng kanyang ulo. At palitan mo Panginoong Diyos ng maayos na kalagayan po ng ulo at gayon na kanyang kabuong katawan ng kanyang kagalingan, Panginoon. Bless the whole family. In Jesus' name, we pray. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. How are you, my dear brother Nehemias Orpiada? Kanib po ng Malabon Central United Methodist Church yan sa bandang Malabon City, Metro Manila, sa tubig yan. At God bless you all. Yes, regards din kay Pastor Nyo at gayon din sa Tacones at gayon din sa lahat po ng mga membro dyan at gayon din ang kabuuan ng Opriada family. Palapakan natin. Yes, purihin natin Panginoon ang kanyang comment. Praise the Lord, the Bishop. Yes, praise the Lord. At ganyan mo lang sa kapatid na Brother Erlino Passion. Yes, shout out to sa bandang Bambang Biskaya. God bless you all. God bless Passion family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bambang Biskaya, with my wife, Lilywa Joy as His Passion. God bless your ministry with 3 emoji ng prayer. Thank you very much at good morning din at God bless your jam. Yes, shout out sa Crossroads United Methodist Church, Bangbang na Biskaya. At gayon din kay kapatid na Liliwa Joy as His Passion. Patuloy ka makaranas ng joy sa buhay mo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang added comment po na sa kapatid na Sister Melita Celestina, emoji ng prayer. Yes, prayer, my between, at gayon din may nakasulat. Blessed, palapakan natin ang Panginoon. Yes, blessed tayong lahat. Yes, purihin natin Panginoon. Gayon din mo lang sa ating kapatid, Pastor Leonora Dadho, added comment, pasama po sa prayer si Ati Andrea, Mrs. ni Bishop Joey Lapitan. Siya po mag-lead ng prayer mamaya sa Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Welcome. Huwaming ama at aming Diyos. Pagpalain mo at pangunahan Panginoon ng asawa ng aming birthday celebrant, si Diaconal Minister Andrea Lapitan, Panginoon, sa kanyang pangunguna sa devotion at gayon din sa prayer sa Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Nitong gabi na paparating alas 7, Panginoon, pagpalay mo, gawaran mo siya, Panginoong Diyos, ng kalubusan ng iyong karunungan at kaalaman at kaalaman at gayon din ang pagkaunawa at gayon din, Panginoon, you will be her inspiration. Yes, upang Panginoong Diyos ay kanyang ma-deliver
ang mensahe ng buhay na Panginoon na punong-puno ng inyong anointing, na ma-bless at mahamon ang bawat isa na magigibahagi sa gawain na ito, Panginoon Diyos. And even the prayer interceding portion ng gawain na ito, Panginoon Diyos, ay maging daluyan, Panginoon, ng mapagpalang at gawain, Panginoon Diyos, para sa kagalingan ng mga ipinapanalangin na may karamdam sa bawat prayer request na matugunan, Panginoon Diyos. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Ito pang aming panalangin at bless the whole world friendship prayer brigade laban sa COVID-19 tuwing gabi. At sa lahat ng iyong kinakasanggapan ng mga lingkod at mga nanalangin, the mighty name of Jesus, everybody will say amen at amen sa Panginoon. Yes, palapakan naman natin ang whole world friendship laban sa COVID-19. Hallelujah, praise the Lord. Kaya naman sa ating kapatid na yes, DSE Reverenda Mercy the Grace Valenzuela at binis sa Pastor Mario Aurora Medis Church at gayon din ng District Supervising Elder ng Mario Aurora District sa ilalim po ng Aurora Rebecia Cagayan Valley Renewal Conference. At lupit yan, at God bless you all. God bless Valenzuela family and even your ministry and leadership. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. God bless you with your health, with good health po, kasama ng inyong pamilya po. Thank you very much. Likewise, at gayon din ang kanyang added comment, happy birthday, regional Bishop Joey Lapitan. God bless you more. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, at praise the Lord. Awit na naman tayo, yes. Happy birthday. Happy birthday, Regional Bishop Joey Lapitan. Ano man ang edad mo ngayon, patuloy kang pagpalain ng Panginoong Diyos. Gawarang ka pa ng maraming birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Napakana naman natin, Regional Bishop Joey Lapitan, sa kanyang birthday, kayo din ang kanyang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the added comment po na sa ating kapatid na Pastor Leonardo Dato na picture po sa food trips ni Chepa Daxa ang Yusabelia. Sarap po ng mga kakanin at marami po palang magagandang lugar sa Isabela. Yes, sa Isabela. Purihin natin po. Shout out sa food trips. Chef Daxa, palapakan natin. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kabuuan ng Isabela. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kayo po ay uminom. Yes, usapin ng pagkain to. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, added comment pula sa ating kapatid na Manang Makarya Raon. Yes, magandang buhay natin, Bishop. Salamat, Lord. Thank you. Happy Bishop Joey Lapitan. Happy birthday, Bishop Joey Lapitan. God bless you always, Bishop Lito Tangonan, Bishop Joey, Bishop Manuel Benaventura. Hakinagaw dito sa halina kayo dito sa Tundol, in Pilipinas, sa inyong lahat, mga kapatiran. Salamat po sa invitation. Hallelujah. Shout out sa ating Bishop. Purihin natin ang Panginoon, Bishop, National Bishop Manuel June Benaventura Jr. ng in Pilipinas. Palapakan natin. Yes. Kasama na rin natin ang Regional Bishop, yes, Eliezer A. Zabote. At gayon din ang Regional Bishop Joey Lapitan. At gayon din ang Regional Bishop, yes, Ruela Mora. Regional Bishop Roger Marquez. Sino pa? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang dating Regional Bishop na Homer Bustamante. Purihin natin ang Panginoon. Dating Regional Bishop Joe Vicente. Yes. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At hallelujah, at hallelujah sa ating Panginoon.
At gayon din ang ating dating Regional Bishop, yes, Loreto Aspa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa ating Panginoon. Binadin mo si Regional Bishop Joey Lapitan, purihin natin ang Panginoon. Awitan na naman natin. Happy birthday, happy birthday, Regional Bishop Joey Lapitan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan na naman din Real Bishop Joey Lapitan, purihin natin ang pinag sa kanyang birthday. At gayon din, shout out kay Ma'am Diconis Dr. Chita Milian at gayon din ang kanyang asawa. Kapatid na Arsenio Art Milian dyan sa bandang, yes, Kalasyao, Pangasinan. Yes, M. Pilipinas, Kalasyao. Hallelujah, pagpalaan ka ng Panginoon at gayon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, at praise the Lord, at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ang kanyang sinabi dito, yes, nagaya dito kayo manang halian ulam natin yes kumukusay at pinakbet natin. Thank you sa blessing sa pagkain namin, Lord. God bless us all. Praise God, amen at amen. Naghihintay ang tondola ng Pilipinas sa inyong lahat, mga kapatiran. Puri ng Panginoon, yes. Nagimasan ti pinakbet, yes. Hallelujah. Uminom tayo. Ano bang ulam natin ngayon? Itong tanghalian na ito, puri ng Panginoon. Gayun mo na sa ating batid na Sister Au Agustin. Emoji ng puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, gayun din ang ating kapatid na Sister Mary Joy Tambanillo. Nang Tagbilaran na City, Bohol, Visayas. Mayong adlaw sa tanan at gayun din na dagang salamat. Sa iyong presensya sa pagkakataon na ito, purihin natin ang Panginoong Diyos at ang kanyang comment yan sa tulubidyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Palapakan natin sila lahat dyan. Yes. God bless Tambanillo family. Ang kanyang comment, Bishop, sama po rin sa prayer po. Need po kasi wala po, wala sa ospital. Kailangan sa diagnostic and yes, hashtag random cortisol 800, hashtag 24-hour urine, metanephrine 6,500. God bless po, Bishop Lito Tangonan and Ride On Ministry at sa lahat nanonood at nakikinig po. Thank you very much, aming ama, aming Diyos. Talos mo, Panginoon, itong prayer request ng kapatid na Mary Joy Tambanillo. O aming ama, aming Diyos, na kung saan ang kanyang anak na si Star ay nangangailangan po, Panginoong Diyos, ang pagamutan sapagkat wala po ang mga ito na nabanggit na kanyang kailangan. O maasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan ay ang mga kailangan niyan, hashtag random cortisol 800, hashtag 24-hour urine at metanephrine 6,500, Panginoon, ay may paggalob upang sa kanyang Panginoon makatulong po sa kanyang anak na si Star. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buong pamilya ito. Pagpalain mo, Panginoon, pag-amutan. Pagpalain niyo, Panginoon, Diyos, lahat po ng mga medical procedures ginagawa sa kanya para sa kanyang fast recovery and healing, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. How are you, my dear, yes? Reverend Efren Limus. Nice to meet you in this live streaming. How are you, my dear kamanggagawa? Once upon a time, may magkakasama tayo, yes? Year 70s. 1970s, 80 dyan sa bandang Knox. Knox sa United Methodist Church ng, yes, along Rizal Avenue ng Santa Cruz sa Manila City na kung saan ay kami po ay nag-acquire nung, yes. Puri ng Panginoon na saan ka man naro ngayon? Nandiyan ka ba sa bandang Ibayong Bansa? Yes. O nakauwi ka na dyan sa bandang Rizal Nueva Ecija? Yes. Wherever you are there at nandiyan din ang ating Panginoong Diyos at
Virgin at God bless Limus family and even your ministry and leadership and work. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Please extend my regards to the whole family. Yes, ang kanyang comment. Congratulations, Regional Bishop Joey Lapidan, and happy birthday. Same birthday with your Ate Beta Limus. November 21st. God bless all your ministerial workers, Bishop Lito, from your compare, Pastor Efren Limus. Thank you very much at purihin natin ang Panginoong Diyos. Likewise, aming ama at aming Panginoon, kami po ay dumadalangin at nagigisa sa pagdiriwang ng napakahalagang birthday ng kapatid na Bethel Limus, Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo siya sa lahat po ng arena ng kanyang buhay. Yes, at gayon ni Panginoon na gawaran mo pa siya ng maraming mga darating pa na 365 days per year sa kanyang buhay with good health and wellness. And an even of joyfulness, O Lord, that Jesus Christ, and even for victory and successes, and for spiritual and financial provision, Panginoon. Hallelujah. Bless the whole family of Limus, Panginoong Diyos. At gayon din, pagpalain mo ang kamanggagawang kumpare Efren Limus. At gayon din ang kanyang paglilingkod, ang kanyang ministeryong ginagampanan, ang kanyang trabaho. At gayon din the whole family, Panginoon, patuloy. Nabigkisin niyo ng iyong banal na espiritu, ng iyong pag-ibig, at gayon din ng iyong banal na layunin, Panginoong Diyos, upang patuloy silang nagtatagumpay. Lalo na, Panginoon, sa panahon na ito ng pandemic, O Diyos. Yes, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang paninirahan dyan sa bandang Canada, Panginoon, lugar na kung saan ay napakarami mga Pilipinos. Yes, pagpalain niyo silang lahat dyan, Panginoon, ng mga Pilipinos. Pagpalain niyo lahat, Panginoon, ng iba-ibang mga lahi dyan. At gayon din, Panginoon, kung paano namin pinapanalangin ng Pilipinas at gayon din ng ibang bansa at gayon din dito sa Canada, Panginoon, ay mag-flatten na rin ang curve ng pandemic. Hallelujah, praise the Lord, and we look forward to the finality of this global pandemic, and that we pray in the mighty name of Jesus, lahat magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sister Ben Limus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sister Ben Limus. Palapakan natin ang ating birthday celebrant, Sister Beth Limus. At gayon yung cheer natin ang kanilang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, maraming salamat po sa lahat po ng mga ipinarating niyo mga comments at gayon din po sa mga paparating pa na mga comments. At gayon din salamat po sa bawat isa na kung saan nakabahagi po sa gawain ng Ride on Ministry episode 627. Purihin natin ang Panginoon na shout out sa inyo lahat. Yes, kay Tito Corso Navarro dyan sa bandang Balanga City, Bataan. God bless Navarro family at gayon din ang ating kapatid na Sister Minerva de la Cruz and sa bandang Calaca, Batangas, sa Luigian at God bless de la Cruz family. At gayon din ating kapatid na Kana at Kapagalinang ating kapatid na Tita Gloria Kabakungan dyan sa bandang Saura Street ng Quezon City. Puri ng Panginoon sa Luigian, Kabakungan, Clan. Paurihin natin ang Panginoon. Gayon din ang mga Bismanos. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kapatid na Brother Ernel Arcangel Felix dyan sa bandang USA. Shout out dyan at God bless Felix family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang ating kapatid na Sister Gobernora Vilma Domingo. Yes, kanip po ng Pansol Methodist Church dyan sa bandang Pansol Dilimang, Quezon City, Metro Manila. Shout out dyan at God bless Domingo family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Shout out sa lahat po ng mga overseas Filipino workers.
sa lahat po ng mga taga Luzon, sa lahat po ng mga taga Visayas, ng mga taga Mindanao ng Pilipinas, at gayon din sa lahat po ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang mga bansa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Shout out din sa ating kapatid na Sister Nel Danunan sa bandang USA. Shout out din ang God bless Nunan family. At gayon ang kapatid na Sister Annalisa Tomas sa bandang Maryland, USA. Shout out din ang God bless Tomas family. Palapakan natin. At gayon din ang ating kapatid yes, ng mga Petilo. Yes, Don Petilo at Mari Petilo dyan sa bandang Malta, Europe. Shout out din ang God bless Petilo family, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa ating Panginoong Diyos. At binabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito, ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapaalam po muna sa episode 637 tungo sa marami pang episode na ating pong haharapin mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. Samantalang araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga, Philippine time, purihin natin ang Panginoon at may we enjoy the whole day sa lahat po ng ating gawain, ma-accomplish natin, at gayon din may we enjoy also the food being prepared in our respective tables with thanksgiving, at di rin natin makalimutan na kung saan ang mga kinakasanggapan ng Panginoon Diyos hanggang sa dumating ang mga pagkain na yan sa ating mga lamesa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ibinabalik natin lahat po ng papuri sa Panginoon at babay po sa bawat isa sa atin at sa buling pagkikita. Hallelujah.